Para bawal mapasok. Yeah. Look. Wow! Happy Father's Day! Happy Father's Day sa lahat ng mga masisipag na daddy dyan. Oh, di ba? Bukas na masipag, mga pogi tayo today. Yan! Oh my gosh! Look at that! And then I'll move it here sa board. Yeah. Para, sabi nga nila, parang kinukulot daw yung mga kotse pag may foil sa tema. Para yan ba't kasi nila lagyan ng foil? No, kasi siya yung pinakamalapit sa fire. Okay. Sa masusunog siya. Ganun pala yun, pati buntot. Yes. So, delicate si kotse. We actually mabusisi ang paggawa. Ba't ang tao nga ang hilig sa kutsinilyo ngayon? Well, mahilig tayo sa pork, number one. Mahilig tayo sa lechon. Lechon eating population. Ang kutsinilyo mo, classic, you don't stuff. No. Yes. Ang inspiration, of course, nung kumain ako sa Spain, this restaurant Casa Lucio. I think I've eaten there. It's the best kutsinilyo that I've ever had in my life. Pero, since fan ako ng cebulechon, nineri ko yung dalawa. So, oh, paano? Mas flavorful siya than what we eat in Spain. Mas mataas yung flavor niya kasi yung cebulechon, di ba? Yung hindi mo kailangan ng sauce. Yun ang gusto ko sa cochinilla. Ooh, yun. Yeah! Happy Father's Day, everyone! Whoa! The magic of kotse. Oh, wow! Marvin! Cheers, Karen! Cheers! Thank you for visiting. Isang ulirang ama. Happy Father's Day! Oh my gosh! Mmm! How much is this? When they order, in our restaurant, whole cochinilla natin is $39.80 with all the sauces na yon that we give. Yeah. So $14. Lagay mo na $14. Sarap po na naririnig mo? Pag kinakato, my gosh! Yeah. Mmm. What a winner. Iba siya, dear. My day is made. Mmm, my gosh. Diba? Arte ako. Kamustahin na natin si Marvin. Who's there? Who else? The beautiful Karen Davila. Talagang the beautiful. Hello, hi. Marvin. Hello. Thank you for welcoming me into your beautiful home. From the kitchen to the home. Yes. Hi, guys. Hello, you are Santiago. Sebastian, ay ang tita Karen. Ito ang kambal na yes. Anak ni Marvin. How old are you guys na? 17 turning 18. This year. Wow, so you stay with your dad? On weekends and when they're when here. When we want to. Diba not when I want to, when they want to. Oh my, alika na, I wanna see Marvin's kitchen. Come inside. Wow. So how long have you lived here? I moved into this house when they were 1 year old. About to turn one. Oh, oh. Kasi nga, ano na, magulo na kami, hindi na ako single at hindi na bachelor. So, yeah. Kailangan na namin ng rooms. Pero ang ganda ng property na ito, this home. Mm-hmm. Actually, yung mom ko nga, when I brought her here, Oh. Sabi niya, ha, bakit sa haunted house ka nilipat? Kasi I was living in a condominium unit. But I saw the potential in the house. So, yeah.
every year, pinapalitan ko yung, ina-upgrade ko yung materials. Oh, oh. So, yeah. Pero ang ganda, it's open space, it's a bungalow, mm-hmm. It has that mid-century modern feel. I didn't change the ceiling. Ang ganda ng ceiling. Medyo yung maintenance kasi mabigat, oh, but oh. I like, you know, the old feel, plus upgrading the other materials, so... new and old, sarap ng feel. Pero even the the interiors of your home, like all of this, did you do this by yourself? Yeah, I like having this kind of space. Oh, oh, I love this. When I can read and I can chill and relax, because oh, oh. I stay most of the time at home. I hardly go out, kaya gusto ko maayos ang bahay. At napansin ko rin, you are a collector. When did you start? I started when a friend wanted to sell an art piece, and then I go, sige, bilhin ko. Gives terms. So nako, tas, and then I realized my value of investing in art, and then from then on, yon, pag may magandang art and then maganda din yung price I can afford, then I buy. This is an onib. This is an this onib. This is hard to get. Yes. Yes. And then Jigger, young, successful, very good artist. And I'm sure nung nakuha mo ito noon, his prices were like, wow. I can't afford naman pag masyadong mahal. Oh, oh. So, pag mura na bibili pa natin, natatimingan lang na gumaganda yung value. And this that, is, that's that is, the key. That is a garibay. This is a garibay, beautiful. I noticed also, ay, naku, etong salamin mo, hindi ko papakita, pero it's also your blackboard. Ah, yes. Kasi nung pandemic, we were all stuck at home, so this became... not just a home, but a workplace for me. So all yeah. my plans para hindi ako masiraan ng ulo because I love working. So ganun siya ka-organized, ha? Parang vision board mo. Pag malinaw yung vision mo, malaking possibility na matupad, di ba? And your dining room, yes. Do you often cook for guests? I used to. Pero parang working area mo to. Uh-huh. I can see this, your ano there. This is where I work. This is where you and work. And this is where actually I do my meetings then sometimes. Usually, ang bahay gumaganda pag may babae mm-hmm. na nag-aalaga ng bahay. Ako na din yan. Siya na yun. Okay. Okay na yun. And of course, I've seen you cooking. Mm-hmm. I wanna see this. A friend of mine who's a cinematographer and also a director, si Sherman, tinulungan niya akong mag-set up ng bahay ng kitchen. Yeah. So ito, dito ginagamit niya to for YouTube, yes. For Facebook. Akala nila I have a very expensive setup, pero akari, itong mga lights pang bahay lang yung wow. Yan. Oh, yeah. Oh my gosh, tas di talaga namang gaganda ka sa ilaw na to. And this was your first kitchen in this home? Actually, no. This used to be enclosed. Kasi 70s house ito. Uh-oh. So alam mo naman yung kusina dati, nakatago. Mm-hmm. Hindi siya part ng socialization. Then I opened it up because that's what my life is. I like cooking for people. I like entertaining people. So in-open up ko siya para hindi naman ako nalulungkot habang nagpa-party sila. Nagluluto lang ako mag-isa. Balikan natin ang nakaraan mo bago mo naabot ito. Yung perception nga, nag-artista tas nag-negosyo sa food business. But actually, I've been talking about it naman. I'd always share my story. Pero nalilimutan na lang talaga ng tao. Bago ko mag-artista, I was actually working in the food industry as a waiter, as a mascot, as a bartender, cashier, kung ano-ano ang pinasukan ko bago ko na-discover. Pero Marvin, gaano kahirap ang pamilya mo noon na kinailangan mo magtrabaho? Na-challenge yung aming pamilya. Wow. Dad ko lost his job and yung mom ko was the one trying to make ends meet. Mm-hmm. Tas kaming magkakapatid, tatlo kami. I'm the youngest, I have two sisters. And we helped our mom. And at the same time, kami na yung nagtrabaho para hindi pagod na pagod si mami. Mahirap kasi I was very young nung pinagdadaanan namin yun, and high school.
So, hirap pumasok sa eskwela kasi walang baon. Lagi kong naalala yun, kailangan ako maghanap ng bote sa school para pang deposit, di ba? May 2 pesos yun. Parang pamasaya ko, parang hindi ako maglalakad. Dahil kundi lakad. Hindi ko na-experience lagi yung nag-e-exam on time. Kasi well, hindi bayad. So, laging promissory note, tapos mag-exam ka after a week or 2 weeks kasi nga, tsaka palang makakabayad ng tuition. Mm-hmm. Yun yung naalala ko sa childhood namin. Hirap na hirap kami, pero masaya kami nagsasurvive because mm-hmm. we're helping each other. Yung nanay mo noon, ano yung ginagawa niya? Nagtitinda ng kung ano-ano, sabi nga namin. Sa galing magtinda ng nanay namin. Lahat ng gamit namin sa loob ng bahay, unti-unti nauubos. Pero kayo nga, kasi kailangan nga namin makakain. Tapos yun, mga tapa, tasino, dressed chicken. May sidecar kaming hinihiram sa kapitbahay. Ako yung maglalako sa neighborhood. Ako yung taga-singil. So, kumbaga, dun ka natuto maging masipag. Dun ka naging madiskarte. Pag survival mode, di ba? Lahat gagawin mo, lahat papasukin mo. Kaya doon ko na-develop yung sige, laban ng laban. Because, you know, yung hunger to mm-hmm. succeed and survive, mm-hmm. nandun. Kaya, lagi ko siyang ginagamit sa lahat ng bagay, kahit ngayon na nakakaraos na. Pag nahihirapan o pag wala sa mood para gawin yung trabaho, isipin ko yon na, okay, dati wala, ngayon meron, alagaan natin. Mm-hmm. Nung nag-waiter ka, ilang taon ka nun? Mm. At saan yun? I was 15 in Tia Maria's. Sarinig ko yung kaibigan ng sister ko was working in Tia Maria's. Nasabi niya sa sister ko na merong hiring. Kaya sabi ko, sige. Pero sasabihin na naman, bata ako, hindi tatanggapin. Nagpagawa na ako ng sulat sa mami ko. Para pagdating doon, may parental consent that my mom, my family is allowing me to work. Doon yata ako na-practice mag-drama. Sabi ko talaga, pag hindi niya ako tinanggap dito, sakali ako pupulutin. Which is totoo naman. hindi naman dramang-drama yon. Kailangan ko talaga ng mas malaki-laking sweldo. Ayun, they got me. Tuwang-tuwa ako. So, magkano una mong sweldo? Alam mo, naalala ko noon, parang 8,000 pesos. A month? A month. Kasi may service charge, tapos may mga tip pa. Meron ang kumukuha sa akin noon mag-artista kasi nga, naging parang marketing staff ako ng store. Yung Tia Maria's magpapadala ng waiters kasi magsa-setup ng buffet sa ABS-CBN. Alam mo, natanggihan ko kasi parang saya-saya ko na noon na may 8,000 pesos. So, I would say no. Ha? Yabang ko. My gosh! I would decline. At sabihin ko, naku, hindi ko yata maiiwanan yung trabaho ko. Until nga, there was a show already. Parang si Enrico Santos, siya yung mentor ko ngayon, kaibigan, na siya yung nagsabi sa akin na may show, na may audition. Baka gusto mo. So ako, tanong ako sa mami ko kung pwede. Sabi niya, nagtatanong ka ba kung pwede? Yabag-yabag naman natin. Go, laban! So, umattend ako ng audition. Tanggap ako. Oo. Yung una mong show, magkano na kinita mo nun? Parang 3,000 o 5,000 ba yata nun per taping? Wow! So, malaki yun! 1996 to, Karen. 1997. Pero, super taping day! Oo. Pero kung tutuusin nun, kasi kailangan kaming bumili ng damit. Ngayon nga, natutuwa ako. May mga stylist na, may wardrobe na, may glam team. Nung bumalik ako actually ng mag-artista, sabi may glam team. Sabi ko, ano yung glam team? Hindi naman uso sa amin yan. Pero per taping, lumaki-laki naman at mas, parang mas nakita akong makakaipon ako doon sa pag-artista. Tapos of course, sumikat kayo ni Jolina Magdangal. Yes. As a love team, right? Mm-mm. Niligawan mo ba si Jolina? Si Jolina? Parang MU-MU, ganyan. Kasi ilan taon ka noon? Nung pinag-pair kami, almost 18. Oo. At the time, I was doing gimmick already, yung gimmick na show. Eh, naghahanap sila ng love team that I could be paired with. So, pinasok si Jolina. Kami yung naging komedyanteng love team. Handa para matulog. Mga binata't dalaga na tayo. Ikaw, dalaga ka na. Nagkakaroon ka na nga eh. May crush ka na nga doon sa kaibigan ko, Inglesera eh, no? Binata ka na. Kaya umalis ka na. Shoo! Uy, nagseselos. Umamin ka, nagseselos ka. Ano yung una mong restaurant? Mr. Donut nan got me as an endorser. So, tuwang-tuwa ako nang ginawa nila akong endorser dahil nasa utak ko na agad. Kasi alam kong may franchising sila. So sabi ko sa Mr. Donut, wag na nila akong bayaran yung talent fee. Bigyan nila ako ng tindahan para mapag-aralan ko yung business. So that's when I learned how to do food business. Binigyan kanila
Mr. Donut, pati pwesto. I looked for the space, and then sila yung nag-set up. Tapos, tinulungan nila ako, ginaid nila ako to be a franchisee. Kasi yung experience ko as a waiter, as an employee. So parang gusto ko i-expand yung knowledge ko in the food industry as an owner naman. Feeling ko it's a great start kasi may processes and systems na, may produkto nang ibibigay sa'yo. So susundan mo na lang. Oo. And then yun yung naging warm-up ko. Pero saan mo nakuha yung ganitong pag-iisip? Nung bata. Yan naman lagi sinasabi, yung sipag, tsaga, diskarte, tatlo yan dapat laging meron ka. Yun yung hindi natutunan eh, yun yung isinabuhay ko bata pa lang. I actually studied culinary. Nagluluto na ako noon bata pa, pero I wanted to professionalize and I wanted to know the technical stuff about the kitchen. And at the same time, so I would know how to relate with, you know, with our chefs, with the team. So ibig sabihin, nag-showbiz ka noon, nag-aaral ka ng culinary at the same time. Yes. So gusto mo talaga pagbutihin ang sarili mo. Oo. Parang naging ano ko kasi, yung naging mindset ko mula bata. If you stay hungry, hindi titigil yung opportunities at hindi titigil yung mga possibilities na pwede mong magawa. Yung character ko, parang natutuwa ako sa mundo na isa siyang malaking playground na kung pagbubutihan mo lang at gugustuhin mo at you'd be determined, magagawa mo kahit ano eh. It starts with the mindset. Kailan ka naging milyonaryo? Nax! Sarap marinig! Parang dati, parang Diba? From showbiz earnings. Masinop ako kung meron akong bibilin o meron akong pagkagagastasan. Bago ko bilin, ang tagal kong pinag-iisipan. Oo. Kinukwento ko sa'yo kung pwedeng installment lagi para hindi mabigat. Pero natatandaan mo ba nung lumuwang ka sa buhay, ano yung una mong binili sa nanay mo, sa pamilya nyo? Yeah, hindi ko malilimutan yun. Nung nakita ko may possibility nga na magkaroon kami ng sariling bahay, yun yung unang-una kong pinag-ipunan. I got the family townhouse. Tapos doon kami nakatira lahat na parang ang sarap ng pakiramdam na sariling bahay na namin yung tinitira namin. Ngayon, tatlo ang restaurants mo. Is that correct? Oh, right now, yung mga sinimulan ko ngayong pandemic na... Pandemic lang to? Di ba lahat tayo na-stuck sa bahay, so I had to use my time well. So kung ano yung mga gusto at kaya nating gawin, ginagawa natin. So nag-experiment ako ng pag-bake. Kung ano-ano, carrot cake. Ano brands mo? Go. Ayun, may Mr. Bean Munchies and Secret Kitchen. So it has now 5 branches in different malls. And soon actually, tulad nung naranasan ko nga kung paano ko natuto sa negosyo na franchising, gusto ko rin ibigay yung opportunity na yun. Papa-franchise din namin yung Secret Kitchen. This is where I first saw you, yung mga posts mo. Mm-mm. Nagluluto ka sa may pool. Yes, nagluluto sa pool or I get my produce from here. Nice your pool. Just recently, yung pandemic, we were all stuck at home. Ako yung tipo ng taong gusto ko maraming ginagawa at inaasikaso at inaayos. So I turned this garden into vegetable garden. Ano Ayan. To? Basil. Basil. Sweet basil. Sweet basil. And this is Thai basil. Ay, ang bango! Yes. That's what I use for this is what I use for restaurants. Sa kondui ang at saka sa kochi bistro. Ito. Gumagawa ako ngayon actually. Gumagawa ako ng formulation ng basil iced tea. So maybe so good. Later on. And offer. Yes, so ito rin. This is basil. Yes. Okay, and what about these? This is basil also. This is Japanese cucumber. Why did you put, bakit ka nagtanim ng Japanese cucumber? Oh, I like cucumbers and they're easy to grow. It's just that hindi ko pa siya napaperfect. Uh-oh. This is arugula. Ito arugula. Ayan, nasa baba. At ito din, actually gagawin ko itong arugula. Oo. This used to be tomatoes, grape tomatoes, pero namatay. And this is my malunggay. At dati may mahiwagang papaya dito. Oo, may papaya ka. And meron na ito, may bunga ito na. Ito wala pa. Bumagsak sa bagyo nun eh. So, kaya that's why we planted the new one. At ito, tingnan natin meron yun. Naman tayong saging dito. Kasi gumagawa ako ng banana bread, so sabi ko, magtatanim ako ng banana. Kala ko lang masusustain ko. Oh my gosh. I have banana. This is so good. Look at that. Yeah.
Yes. Oo. Oh. And after nat, eh, this is an edible flower. Dati ay, ito yung ginagawang tea or juice. Or coloring, or juice, yes. So, alugbati. And nagtanim ka lang because of the pandemic? Yes. Dati, puro ornamentals, garden plants. Oo. Sabi ko, alaga tayo ng alaga, hindi man natin nakakain. Oo. So, slowly, kakonvert ko yung buong bahay into vegetable, ano. Oo. And it makes sense. Because you own restaurants. Yeah. Mm-hmm. Oh, oh. I get to experiment with, you know, the produce that I want to cook in the restaurants. So ngayon, nagagamit ko na sila yung mga basil, yung cucumber, yung tomatoes dati dito na ngayon magre-replant din kami. Here also, microgreens. Oh, wow. Red beets and broccoli. So I use this in Kochi Bistro. With broccoli to? Yes. Microgreens. Microgreens and where do you put them? Oh, salads, oysters. Yeah, very nutritious. And they're beautiful. Very nutritious. Pero so, ang galing nga, you're planting here. I plant every 4 days kasi nauubos sila every 4 days sa restaurant. So, may cycle. You became a father, but you were never married. Yes, we were never married. Oh, oh. Yeah, I guess marriage is not really for the two of us. We decided to just raise the kids separately. Mahirap ba maging single father? Kasi from the very beginning, ganun yung setup. That's what I wanted to say. Kaya hindi kami nasanay that we are together raising the kids. Though we have a very good communications, we're very good friends. Focus talaga is to raise the kids well. It's actually better for them because they have two homes. They get to spend time with me, they get to spend time with Ted. So from the very beginning, parang magaan at masaya yung setup. What's it like raising twins? Masaya na magulo. masaya kasi para kaing barkada. When we travel together, masaya sila as brothers, para silang mag-best friend talaga. So, yung part na yon, yung hindi mahirap iwanan because may kasama lagi. Pero sa maraming bagay like gastos, times two lahat. Pag magta-travel, pag mag-aaral, lahat when yung part na yon. But other than that, hindi ko ma-imagine na isa lang yung anak ko. Parang masarap na meron siyang kaibigan na lagi. Sebastian, I wanted to ask you, what kind of dad is your dad? A good one? No! Rehearsed yan, rehearsed. Then, what kind of dad is he? I don't know how other parents, but I don't know. I think my dad's a good dad. And he lets me be who I want to be, doesn't force me into anything. So I like it. I don't think it was difficult for me growing up at all. I'm a very privileged person, talaga. My life is not hard. I didn't have trouble growing up. I'm not really like sad about it or. And both of my parents are happy anyway. That's what matters, talaga. So. Touched. Ngayon na siya maiiyak. Sa anak niya. Anak, ang sarap dinner natin, mama. Oh, karunong pala sumagot yung mga anak. I wanted to ask you, what kind of dad is your dad? The best. Nice! Ano ba ito, mga to? Really, what's he like as a dad? He's super free. He allows me to do what I want. Like, and he keeps pushing me to follow my own passions and like what I want to do in life. I'm going to the States for college, so I consulted him first on whether I should go or not. Because I told him at first, like, yo, like, no lie, I'm pissing myself, I'm practically scared. Yeah. And he just comforted me and explained to me the whole thing, like, it's gonna be fine, and like, I'll be fine. He said, you said I'll be fine, and it's just a big step in your life lang, and parang you need it talaga. Sabi ko sa kanya, because he said you're scared, so I go, don't worry, anak, ako takot araw-araw. So, it's okay to be scared. Everyone is scared. They're just handling and managing their, you know, their fears. What lesson have you learned from him? Feelings are good. Fine, you'll feel every time you try something, you'll probably feel like that. But that's okay. Fine, you just take the lessons you learned from failing. Was it difficult that your mom and dad weren't living together? No.
the situation happened like before I was born. So like first time as I can remember, I can always remember going back from between two houses, and it's really never made a difference for me because I didn't even know both of my parents still love me, and I know they'll do anything to make. We'll do anything to make me and my brother's lives easier. Ang galing nyo naman. Natatouch ako ah. Magaling din kasi yung nanay nila. See, ang galing mo that you're even praising. Oh, diba ang iba, they're so bitter when they, when they separate. Educator ang mom. Oh, oh. So, kung ano yung kulang sa akin, yun naman yung strength ni Ted. Tapos yun naman yung strength ko, yun naman yung nako-contribute ko sa relationship namin at sa pagpapalaki ng mga anak. Mm-hmm. So, we're helping each other to raise, hopefully we raise them well. I wanted to ask you both, you know your dad is famous, right? Yes. Of course. Yeah. So, do you want to be in showbiz? Like acting or? Anything. Yeah. Oh, you do? You do. Gusto mag showbiz? You want? Acting, no. Music. Music. He's a musician. So you can sing or you play instruments? Everything. Really? He writes, he plays instruments, he sings. Galing naman. And you, do you want to be in showbiz? I play drums. Siya naman yung drummer. Ah, galing! What is your message to your dad, both of you? Love you. Thank you. Thank you. You have a Bible verse or a life verse? I would always use this actually even to the kids. Ngayon nga na magka-college na sila. Do not ask for a lighter load. Pray for a stronger back. Kasi hindi naman magiging easy ang buhay lalo na meron kang gustong marating. Pero kung malakas ang loob mo, matibay ang loob mo, at hindi ka matatakot trabahuhin yon, I think hindi imposibleng maging successful ang tao.